Hello guys, welcome to Lemon TV Vlog at nandito nga tayo sa Builder's Warehouse pa rin to give you the latest update sa mga electric vehicle nila. So last time ang i-finiture ko sa inyo sa aking vlog ay itong U1 Pro na electric or 100% electric vehicle ito. 1.7 million ang price niya. Tapos meron siyang nasa 40 minutes of charging time and ang tinatakbo niya, ang range niya is 401 kilometers sa isang fully charge. So next doon sa video ko, ito naman ang finiture ko, ang RD6. Fully electric din to, 100% electric vehicle siya na pickup. This is 3.1 million, tapos 30 minutes ang charging time niya at 550 kilometer range ang kaya niya abutin sa isang fully charge. So ngayon, ang pinaka-latest na ipapakita ko sa inyo ay isang sports car. So guys, ito yung pinaka-latest ng mga electric vehicle, ang Aion Hyper GT. Ito, electric, 100% electric vehicle din. So i-demo ko sa inyo yung kabuuan, pati na yung interior. Ang Aion Hyper GT, meron siya mga special features guys na ipapakita ko sa inyo mamaya na talagang mabibighani kayo, magugulat kayo sa ganda. Hello guys, so we are here in Toraco Motors under by Warehouse Builders dito sa Malolos. So ito is Hyper GT, considered as a sports car. Sports car na mamaya, ano? Ganda, ma'am. It's a pure 100% electric. Grabe, oh. Kita nyo guys, sa kulay pa lang. Ma'am, ang lights niya is... Then, ang lights niya is LED. Under the hood, guys. Papakita namin sa inyo. Ito naman so, yung sa hood natin. So, hydraulic siya. Madaling-madaling. Additional compartment. Wala tayong anything for the hood. Hindi katulad ng mga ibang mga fuel na digas is makikita nyo yung mga parts. Yung mga ito naman parts. Po, walang makina, no? Walang makina. And then, ito is for water. Sa windshield. Then dito is yung sa coolant niya, which is cover naman siya. Ito battery, ito yung... Sa coolant, para sa radiator at sa battery. Ang okay. Nasa inner lang nito is yung motor. Motor and starting battery. Then dun sa pinakailalim ng sasakyan, iyon na yung... May baterya. High voltage. Okay, ng battery voltage. Na nagpapaandar sa sasakyan. So guys, kung makikita nyo, wala talaga siyang makina. Kundi ang kailangan nyo lang i-maintain dito, yung water, coolant, and brake fluid. Wala kayong kailangan gawin na change oil, wala kayong transmission oil. Walang PMS dito guys, kasi ito 100% electric. Yeah, hindi rin siya yung hybrid. Okay, hindi siya hybrid, hindi siya gasoline or what. Basta 100% electric siya. This is pure electric vehicle car. Then, okay. Tapos ma'am, ang ilalim niya is made of lahat battery. Battery. Okay guys, pakita ko sa inyo yung battery ha. Luluhuran ko na. Yan guys. Ilalim niya, lahat yan battery. Lithium battery ma'am yan, di ba? Lithium phosphate battery. Pagdating naman guys ha, gulong size 18 siya. Kaya makita nyo yung laki ng kanyang gulong. Ito naman yung this is disc brake. Disc caliper brake. Lahat ma'am yan, disc brake, diba? Yes, four ang wheels, size nito brake. Is 18. Tubeless radial. Ang ganda ng kanyang yes, mugs. Yung mugs niya. High-tech na rin yung ano niya. Tapos guys, may napansin ako dito, no? Meron siyang camera dito para sa front. Kasi ma'am, di ba ito 360 camera? 360 camera, front so, and back. Camera dito. Then meron din sa side mirror natin. Pakita ko sa inyo yung side mirror. Ito naman yung camera niya para sa side mirror, sa ilalim ng side mirror. Ano? Then LED rin po ito. Itong lahat na to is LED. Signal light. Yeah, signal light natin. And guys, tingnan nyo naman handle, ang kanyang handle. Then meron tayong sensor dito. May sensor. Para sa pag-open. Hydraulic. Mamaya guys, pakikita ko sa inyo kung paano siya mag-open. Dito naman sir, ito yung sa port natin for charging. Ayun, charging port. Yes. Lahat ng function nitong car ng Hyper GT is for press button. Okay. Di-push lang siya. Then ito yung sa DC. Okay. Ito naman yung sa AC. Ano ang pagkaiba niyan? DC? It's for ano, charging, sina-charge natin siya sa labas. Sa mga charging station, which is fast charger.
fast charger sa charging station na yan, mama. No, sa labas siyang pag lumibot kayo o gumala kayo. Yes, ito yung support niya. And then ito naman yung sa AC, which is ito naman yung sa mga slow charge natin sa bahay. Then pagsara naman itong sa kay Hyper GT, hindi siya pinupush. Katulad rin nung sa front door natin, pipress mo lang siya. Yun eh. Yay! Yan. Ito nyo, push button lahat. Push button naman, lahat. Tapos guys, makita nyo itong rear mirror. Oh. Napakalapad. Kitang-kita nyo yung... Ito is a spoiler. Nag-open din yan. Mamaya guys, pakikita namin sa inyo kung paano mag... yung function nitong spoiler na ito. Sa ngayon, makita nyo, very plain lang siya. No? Yeah. Tapos ma'am, LED. LED yung lights. Then, dito sa trunk niya, di-push din siya, which is sensor. Yun eh. Automatic. Automatic din, no? Ayan. Papakita ko na rin po sa kanila, sir, yung charger. Ayan, ma'am, charger. Yeah, charger to na ini-install sa bahay. Pwede ito is naka-fix na sa bahay. Ah, okay. Pero the same similar din na pwede natin on the go travel. Mm-hmm. Ganto rin siya. Yung port niya is this is ano, AC. AC doon sa pambahay siya. Nga. Ayan, ano? Pambahay siya. Then meron din tayong binibigay once na nag-avail sila ng car ng electric vehicle sa Toraco Motors, meron tayong binibigay na portable charger. Okay. Dala-dala nila 'yon na pwede sa any outlet. Any outlet ng 250 volts. So para in case halimbawa maalangan, ma'am, sa pag-charge, yes, meron kayong dala. Correct. Ito siya. So ma'am, paano niya ipa-ano ngayon yan? Push button din. Push button. Hop, and yeah. Then, yeah. Look at that. Oh. Wow. Wow, siya. Mapapawaw ka guys. Wow oh. Siya. Kita walang nyo, guys. Walang tambucho, walang anything. Oo, walang tambucho. Para eco-friendly po siya. Tapos ma'am, ito moonroof. Moonroof siya. Moonroof. Pag nasa loob na tayo ng sasakyan, makikita mo is like panoramic view. Yes. May camera din siya dito, may sir. May camera din, ano? 300. Which is my lights din yan. LED lights din. And guys, tingin nyo ang bukasan ng pinto. Oh. Ayos. Sige guys, papakita natin sa inyo yung pinaka best feature ng Ion Hyper GT na to. At tingnan nyo guys ang kanyang itsura, no? Astig na astig, sports car na sports car ang dating. 550 ang maximum range niya. Sa isang fully charge guys, fully 550 charge. Kilometers. Yes. Ang kaya niyang takbuhin. Ang kaya niyang i-ano, takbuhin. Takbuhin, ano? 550 kilometers. Balikan na kayo ng Baguio noon, kahit paakyat. Okay, ma'am, ang ano niya, capacity niya is 5. 5-seater tayo. Ang top speed niya? Ang top speed niya, it's almost nasa 340 ang horsepower niya. 340 ang horsepower niya. Horsepower niya. 250 kilometer ang top speed niya. 250 kilometers, guys, ang top speed. Battery natin, Puerto Rico Motors, 8 years ang warranty or 160,000 mileage, whichever comes first. Okay. Then for sa battery, wala naman tayong magiging problema. It's lithium phosphate siya, which guys, is yung hindi sumasabog. Diba? And hindi then, sumasabog. Ang lifespan ng battery, 10 years to 20 years. So guys, tignan nyo, magtatagal yung battery nyo 10 years to 20 years. Ay, tayo sa which dami. Is, ano na yun? Hindi ka magpapagas, hindi ka magpapa-PMS. Ang laki na may tatabi nyo. Kaya, I'm sure guys, eventually magkakaroon itong marami sa market. Then yung battery, let's say nag-charge tayo, how much ang cost? Okay, magkano nga ma'am? Full charge, 960 for the 550 for 7 hours natin na i-charge sa bahay. Okay, 960 lang yung makikita nyo sa Meralco bill nyo, no? Round up na yun. Sa isang, yes. Ilang sa oras ma'am yun? 7 hours. 7 hours of 7 charging. Hours. Iso sa bahay is 32 amperes. 32 amperes to 40 amperes lang yung ano yun. Ayos ah. So guys, ito yung pinaka-special feature ng Ion Hyper GT. Sige ma'am.
Ito naman, sir, kung paano siya i-open. Ito yung key natin. Ayan, ma'am, ang susi. Yes, susi. Tap natin. Tap-tap nila. Ayan, ito yung sa close. Okay, ayan yung close. Sa close. Ayan, nag-close na siyang lahat. Close yan. Kung o-open nyo, pak. The same thing. Yun eh. Ayan. And ito then, ngayon ang pagbukas, guys. Press lang natin siya. Press lang. Give space. Yay! Dial sensor. Yun ang sinasabi ko, guys. Yung pinaka-feature ng, astig na feature ng Hyper GT na to. Kasi sir, ano, look hydraulic tayo. Hydraulic. Oh. Hydraulic itong parang sa, parang lilipad. Ano? Ma'am, sa kabila. Pwede rin. Yes. Tingnan natin sa kabila, guys. Same thing lang din po, sir. Okay. Pindot lang. There it goes. Hey! Galing, oh. Yan ang mamang pamatay dito ngayon, ano? Yes. Yung pag-open ng pinto, kung may kasama kayong chicks, grabe. Hindi magbubuwas ang pinto yun. Pagbubuwas yun talaga ng pinto. So guys, ito pa isang special feature ng Hyper GT, ang spoiler, no? Kung paano magkakaroon ng spoiler to. Okay, ma'am. Ay, na naman, oh. Pak na pak. Grabe, guys. Oh. Napakaganda. Talagang pampaano to, no? Pampogi. No? Pogi-pogi ka rin pag sakay ka rito. Pampabilis. Oh. Yan yung humahagibis. Galing. Na sa ano. So, punta man tayo ngayon sa loob. Sa loob. So, guys, eto na tayo ngayon sa loob ng Hyper GT. Ayun, oh. Gandang babae, oh. Sir, yung 300. Oh, sige, ma'am, umpisa natin sa ang lamig ng aircon, guys. Oh. Yes, kabukas na to. Pwede natin i-close, sir. Sige, ha, sige, ma'am, close. Ayan, nyo. Ito close natin na nandito tayo sa loob. Pwede natin okay. Siyang dito sa panel, sa monitor. Niya, sa monitor. Ayan. Which Co-close is nandito tayo. Close natin parehas. Close all windows. All windows. Ano? Close front doors. Ayan. Ayun, no? Both. Mm-hmm. Then, mag-automatic na siya ng drive. Okay. Ganyan. Then, dito, meron tayo dito ng 360 camera, 2D image, front and both side. Then, yung full view ng sasakyan. Ito, ma'am, yung taas, ano? Yes. Then, meron din tayong 3D. Pwede mo siyang touchscreen. All. Ayan. So, kita mo, kahit nandito ka sa loob, kita mo yung full view. Mm-hmm. Kahit ito lang tingnan mo, kita mo na yun sa likod. Oo, okay, sa likod. Sa side. May tao. Ayan. Meron din tayo dyan. At ito naman, sir, para sa mga, sa Bluetooth, for music, pwede ka mag-music. Mm-hmm. Nakakonect siya sa phone ko. Okay, pwede ma'am, huwag magpapatugtog, ma. Ayan. Then, ito yung mga settings niya. Light for system. Off natin yung headlights. Uh-huh. Then, Adigo Drive. Yan naman, sir, yung sa mga safety. Overspeed warning. Blind spot assist. Meron din siya, no? Yes, nakakatulong yan, sir, for nung pagda-drive. Mm-hmm. Then, pag sa driving energy consumption, ito yung battery. Ito mami yung battery. Yes, so, ayan, sa ilalim. So, visible siya dito. Makikita natin siya so, dito. So, ano naman ang charge niya, ma'am? Pag sa charge, dito mo siya makikita, which is 200. Itong monitor na to naman, ito yung parang sa mga normal car na speedometer. Uh-huh. 298 kilometer ang pwede pantang takbuhin niya. Yung battery niya ngayon. Yung battery niya ngayon, as of now. Mm-hmm. Then, ito sir, is NFC. Charger. Ah, ito. Ipapatong mo na lang dyan, ma'am. Ipapatong mo lang siya. Na-try na namin yan. Oo. Let's see, ipapatong mo lang siya. Doon yun sa mga Apples to, Apple, mm-mm, iPhone, or Huawei, pwede. Nag-charge siya. Nag-charge siya, ipapatong lang, di ba? Ipapatong mo lang siya ng ganyan. Uh-oh. Nag-charge siya. Huawei, any. Itong kasing phone ko, ano eh, nabili ko lang sa kaya po. Okay. Ito, ayan. Ito naman, sir.
Yan yung yun, sa cup holder. Cup holder. And then, and this additional compartment. Ayan. Storage. Additional storage. Ano. Tapos may mga USB niya dito, no? USB sa gilid. Sa gilid, sa ilalim. Sa ilalim. No? Ito, sir. Hmm? Ayan. Then, ito rin yung sa AC niya. Uh-huh. Then, dito rin, additional function for volume sa phone. Then, pag may kausap ka. And this is panel gear. Ito yung sa driving natin. Panel gear? Panel gear. Reverse, neutral, parking, and drive. Ah, so yan yung pinaka-cambio niya, mama. Pinaka-cambio natin. Ito sa lights and then sa windshield. Sa parang usual sa usual na yun. Sasakyan. Uh-oh. But yung usual na sasakyan, di ba, nandito sir, dito. Handbrake, press button man yan, nandito pero siya. Pero ito, nandito guys, yes. Dyan. Neutral ito. Pipindutin lang natin tong button na to. Naka-neutral na siya. Naka-neutral then, na. Pag reverse, up lang, then drive, ganun din. So ma'am, dito nyo makikita yon. Dito rin. Ah, dyan, doon dyan, din makikita. Dyan. Ito wala siya. Doon makikita kung nasa drive ka ba. Let's say ngayon, nakapark ka. Naka-park ka. Ito siya. Okay. Ito yung signal ng parking. Mm-hmm. Then pag naka-D ka, makikita mo na, na na on-drive ka na. Ready to drive ka siya. Tapos then, ang kanyang dashboard, parang... Ito yung suede. Oo. Suede type. Suede type ang leather niya. Tapos guys, moonroof. Oh. Full. Buo. Full moonroof yung kanyang ceiling. Panoramic view niya. Oo. Kitang-kita niya yung... Hindi naman yan bubong. Yung pag tinanong is mainit, hindi siya mainit dahil full, makapal. Tapos may speaker siya rito ang guys. Ang lakas ng speaker, ano yan. Speaker din. Ang speaker niya rito. Tapos nandito yung kanyang automatic window. At dito, ma'am pag bubukasan nyo to, pipindutin nyo to. Pag open natin, meron nakalagay na open. Ayan. Alin to? Yes. Ah, ito pala yung open guys. Oh. Try natin ah. Ayan. Yun eh. Ayan. Astig. Astig. Tapos ito ang close guys. Close. Ito ang close oh. Yes. Oh. Kahit hindi na dito sa monitor. Dyan na lang ano. Then malaki ang speaker niya. Oo. Oh, tapos automatic nagsasara na yung bintana. Ano? Hmm. Dito naman sir, may mga options sila sa music. Ah, sa music. Yan. Yan. Let's say gusto nyo yung music, gusto lang nila original sound, which is maganda na maganda talaga yun. Oh, maganda. No? Narinig ko ma'am kanina. Yes. Narinig ko guys kanina, grabe sa kalabog tong kotse na to. Akala mo nakasakay ka sa speaker. May mga options sila. Let's say gusto nila na auditorium reverb, home theater, yung music, electronic galing, music, ano? Vocal booster. Then, best listening position. Ito yung sa speaker. Sa kung speaker. Nasaan yung speaker. Pag ito, sir, nasa gitna, which is, lahat ng speaker gumagana. Okay. Pag ito nilagay ko siya dito, ang speaker nagagana is sa driver seat. Ah, sa'yo lang. Galing, ha? Driver seat lang. Then, okay. Pag nilagay ko dito, dito malakas ang boost ng speaker, ng sound nandito sa akin. Passenger seat. Okay. Then, pag nilagay ko dito, sila sa likod. Sa likod. Passenger seat sa okay, likod. Sa passenger nandun seat. Nandun naman yung music na malakas. Ayun lang, pipindutin nyo lang to. Ayan, sir. So, tatouch mo lang yan, guys. Oh, yung blue na yan, yung nagbiblink na yan. Oh, touch mo lang siya lagi. Pundali natin sa... Ito, sir. Ayun. Ayun. Sige, dalin nyo, ma'am, sa... Gitna. Driver. Ayan, dadaling ko sa driver seat. Ayan yun. Siya. So, ang speaker lang na gumagana dyan, guys, yung nasa... driver lang. Driver so, hindi natin pwedeng patutugay kasi makaka-copyright tayo. Ayan. Ayun, then, no? Pag dito naman, sir, para sa passenger, passenger seat. Naman. Yan yung best listening position na makikita okay. Nila. Then, atmosphere sound. Ma'am, ito, para saan ito? Ito naman, sir. LED lang siya. So, umiilaw yan, ma'am, ano? Design. Tignan nyo guys ha. Ang kanya seat belt para yellow. Para sir malaman nila sir, may additional yan na pag open. Diba sir all press button?
Dibotong okay. lahat ng open natin. Okay. Meron dito sa ilalim. Dito? Kapaka. Diyan. Press mo siya. Okay. Ito sa akin. Press mo siya sa ilalim. Pag prinas ko siya. Ba? Ayun, parang nasira. Nandito sir yung parang mga, kung may problem, dito mo siya makikita. Ano, dito ibubuksan. Siya. Kasi syempre yung ano nila, oo. Kung nasaan, dito lang siya sa ilalim na yun. Paano parehas. To? Kunyari, maintenance, may nasira. Saan mo dadalhin? On call siya sa on maintenance. Call. Wala namang any problem, wheel and battery. Which is meron tayo. Ah, so ang magiging problema lang naman kasi talaga dito, guys, is vehicle, is wheel and battery. Oo, yung gulong at saka yung battery lang. Ang gulong naman natin, universal, meron tayo sa lahat. Meron dito sa lahat. Ano. So, ma'am, pag na-flat, ma'am, to, pwede itong sa kahit saan vulcanizing lang. Meron tong free na tire sealant. Okay. Car tire sealant na kasama, na easy na para ma-resolve yung problem. Okay. So, yun lang pala naman ang magiging problema. Kaya magpapatawag lang ng... Paano mo, malibawa, nasa malayo? On call po tayo. On call. Natawagin naman sila. Ito guys, ang likod niya, oh. Hey, ganda, oh. May, tapos ito yung speaker niya. Sa likod, speaker. Airbags, front and back. Front and back ang yes, airbags niya. Airbags na. Galing, guys. Then yung sa function ng sa seat, maganda din. Oo, yung maganda function, seat. Yung seat, ano niya, ma'am, yung adjust, na-adjust siya ng automatic din, you know? Yung function ng seat, parang bilog siya, then uh-oh. Parang sa mouse, may up and down. Then, napakita ko nga kanina. Press mo siya, up and down, okay. Then left and right, ganyan. Pati ito, eh, no? Yes, pati itong passenger side, guys, oh. Front, ayan, back, dito yung kanyang push button din, automatic din to. Pero pati reclining, oo, oh, high-tech na. Yung, ano niya, button niya, pang luxury yung, galing. At saka, napaka-comfortable, guys, ng upuan. Maluwag. Maluwag na maluwag, oh. Maluwag ang ano niya. Oo. Ang tawag nila guys. Dito is leg room. Yung leg room, oo. Oh. Maluwag, room, ma'am. Maluwag yung leg room. Okay. Oh, ma'am, tara. Ito, sir, ang ano? Ano to? Sa hazard. Ah, hazard niya, guys, sa taas, oh. Usually, hazard natin nandito. Ito ang hazard na sa taas. And then may SOS. Let's say merong any emergency na sa loob ko ng car. Pindutin mo lang to. Ito. Magpo-program na dun sa any emergency natin. Emergency. Alam niya kung nasan yung location mo. Yan, pipindutin mo lang to na anything happen dito na lang dito pa sa loob ng car. Meron siyang SOS. Lamig guys ha. Malamig siya. Malamig. Yan. Guys, actually, umaandar na to pero... Wala kayong maririnig. No noise. Mm-mm. Galing. Papatok-tok ba, ano? Yes, ito yung sa settings niya. Ayun. Ma'am, magkakano naman ang Hyper GT na ta? Hyper GT, which is excellent siya, and then sedan type, and consider as a sports car, worth 4.5 million guys ang Hyper GT. Mura na to compared dun sa isa nating kilala na electric vehicle, ang Tesla, nasa 10 million yon guys. Ito then, mura na to, di ba, ma'am? Meron din po ito na free na home installation. Home installation kapag bumili ka. Pag nag-avail kayo ng Hyper GT, itong car ng Hyper GT under to ng GAC. GAC. Meron na tayong free home installation ng charger, free charger, free portable charger, and free tayo ng adapter. Okay. Then meron din tayong rakal. Mga rakal na panlinis ng sasakyan. Ano sasakyan? Which is iyon yung mga branded na panlinis oo, ng sasakyan. Yung talagang pang eleganteng yes. Ano na. Ang laki guys ng kanyang monitor, oh. Para ka na naka-laptop niya, no? Ayan, balik natin.
Ayan, kitang-kita guys. So guys, makikita nyo yung loob nito kung ganong kaluwag, ganong. Napakaganda guys ng loob. This is for 4.5 million guys ang electric vehicle na to. Syempre guys, sa una mahal ano. Pero para rin yang inverter na aircon, 'di ba, na uso. Ang mahal-mahal ng inverter na aircon, pero pag ginamit mo na, doon ka na ngayon makakatipid na makakatipid eh. Parang ganun din tong electric vehicle. Mahal sa una pag binili, pero ang laki naman ng matitipid mo talaga as time goes by na bago pa tumaluma. Eh talagang malaki na yung natipid mo. Biruin mo, walang gas, walang PMS, wala kang kailangang... May registro ba, ma'am, to? Yes, sir. Okay, pre-LTO registration tayo. And any details, pwede nyo akong kontakin sa number ng 0966-183-8623. So, ma'am, yun, kapag pagdating sa mga papeles, pwede ka namin kontakin. Yes. Okay. Pwede natin negotiable. Ayos na ayos. So guys, ganun lang yun. Ano? Parang e-bike guys, di ba? Nung una, pinagtatawanan ng e-bike dahil hindi magkiklik. Pero ngayon, tignan nyo ang mga e-bike, electric vehicle, electric bicycles. Two wheels, three wheels, four wheels. Ngayon, parang sila naghahari sa kalsada. So parang ganun din tong electric vehicle na to. Sa una lang niya na ayaw ng tao dahil kulang daw ng charging station. Siyempre guys, dinidevelop yan nung manufacturing company kung paano gagawin para mas ma-improve nila yung mga electric vehicle. So thank you, Ma'am Christine. Ano, Ma'am, tingnan pa natin yung labas natin. At sir, add ko rin nung mga portable charger and para dun sa mga may mga electric vehicle na din, meron din si Toraco Motors na may charger at saka charging station na i-distribute ngayon taon na 2024. Mga portable charger na pwede nyo ring ma-avail. Ah, pwede mo, ma'am. Kasama ma'am yun ito? Yes, sir. Ah, okay. So guys, wala ayun. Wala ng problema. Nyo, mawawalan kayo ng problema once nag-avail kayo ng mga electric vehicle, lalo na dito sa Builder's Warehouse. All Builder's Warehouse, punta lang kayo sa lahat ng Builder's Warehouse, makikita nyo yung Toraco Motors. Oh guys, ayun nyo pa ba yan? So guys, labas tayo ngayon ha. Okay, so pipindutin lang daw to. Yun. Hey! Sarap lumabas ngayon, no? Wow, ayos, no? Ah! Tignan natin guys tong likod. So ito yung kanyang likuran. Para ka talagang sports car ang dating mo rito guys. Ha? Tapos pakita ko na rin sa inyo yung kanyang automatic na reclining. Eto guys, makita nyo yung... Tapos makikita nyo umaana. Oh. Tapos yung forward. Oh, di ba? Nagpo-forward siya, nagpo-backward. Passenger seat to, guys, ha. Sa iba, doon lang sa driver seat mayroong ganito. So ito ngayon siya, pag sasara ngayon, guys, ganito lang, oh. Pak. Sasarado na rin yung bintana niya. Yun, guys, ang Hyper GT. Pag clean-nose niya, magko-close na, ma'am. So ayan, ko-close ni ma'am yung mismong yung buong car. Ayan, oh. Patok! So close na yan, guys. Close na lahat yan. Ayan nyo, guys. Formang-forma. So punta lang kayo dito sa Builder's Warehouse. Actually, nandito ako ngayon sa Builder's Warehouse, Malolos, Bulacan. Pero ma'am, di ba ma'am, meron to sa ano? Tagaytay, okay. Malolos, ano, sa Del Monte. Okay. Meron tayo. And Lulumboy, Bukaw. Lulumboy, Bukaw. Then soon, magkakaroon pa tayo ng mga branches for Cebu. Meron din tayo dito sa mga Angat, Baliwag. Yeah.
So guys, that's it. Sana nagustuhan niyo yung video at ang lahat na nakikita niyo rito ay fully electric vehicle. So punta lang kayo dito sa Builder's Warehouse dito sa Malolo City para makita niyo or ma-demo sa inyo yung mga nagagandahan ng mga electric vehicle dito. So I hope to see you again on my next video. Bye for now.